pangalan niya is Relacart, okay? Me 2 passport. So merong Me 1 passport. So ito Me 2 passport, ang difference niya is dalawang wireless microphone na 'yung kasama. Yeah, so napakasimple, Me passport. Yeah. Chinese. Hopefully may English siya. Alright, ang cute. So ang liit niya, oh. Okay, so ano ba laman ng box? Okay, 1, 2, 3. So mamaya i-differentiate natin kung para saan ba to. Okay, pero dalawa dyan is wireless microphone, tapos isa dyan is receiver. Okay, meron siyang warranty certificate, tapos meron siyang dead cat. Ang cute, kulay white, TRS and then TRRS. 3-way charger na Type-C. So, isang plug na lang, tapos pwede sabay-sabay silang tatlo nag-charge. Obviously, this is the microphones, the wireless microphones, and this one is the receiver. Okay? Tapos kung mapapasin nyo, meron siyang ano, meron siyang switch. Okay? Tapos, ayan, yung Type-C. So, ito naman yung audio connector niya. Okay, receiver, headphone for monitor. Ayan, ang cute niya, white siya. Kasi ang typical na nakikita ko mga wireless mic o wireless receiver is kulay black. Ayan, tapos ito naman is ayan, same din, meron din siya sa audio jack, sa input. Okay, tapos type C na rin siya. Okay, so yun lang. Tapos ito, lalagyan ng dead cat. So try nga natin lagyan yung dead cat. Meron siyang dalawang lock. Oh, let's try it. Yun, no? Ganun na siya. Nakakapit na siya. Oh, tapos may clip siya. Ayan, pwede mo siya i-clip on. Ganun siya, saksak ng wireless mic. Kung gusto mo nakalapel. Ayan. Cute, nice, ha? White, tapos ang liit. Okay. Naka-indicate naman kung pang mobile phone. Okay. At kung pang SLR camera or action cameras. Try natin if it's working. Okay, so ipa-power on natin lahat siya. Okay. Yan, may lumalabas Relacart. Okay. The microphone. Yan. So, meron pa siyang 3 bars na battery. Okay. Yan, Relacart. Okay. So, yun. Ang good news, nakakonnect na siya, oh. Yan, oh. Kapag nagsasalita ako, gumagalaw yung indicator ng receiver. So, it means connected. Both of them are working. Okay? Transmitter 1 tsaka transmitter 2. Pati yung battery indicator niya, nandyan. Okay? So, I hope nakikita. Ayan. Ayan, oh. Dinig na dinig yung boses ko. Okay? So, nakasulat dyan. T1 tsaka T2. So, transmitter 1, transmitter 2. Yung battery indicator. Tapos, yung receiver. Yung RX, yung battery level niya nandyan. So, makikita rin dito sa baba is yung signal niya. So, it means malakas yung signal niya kasi malapit lang. So, try natin ngayon na ikabit siya sa DJI Osmo Action. Sturdy siya, makapit siya. So, hindi siya basta-basta malalaglag. So, ang gagamitin natin is yung may camera indicator. Okay? Paano malalaman na nagwo-work na siya sa Osmo Action? Mayroong indicator dito sa camera. Ayan, o. Okay? Na nagwo-work yung mic. Ayan, o. So, this one is turn on. Tingnan mo. Gumagalaw yung indicator niya pag nagsasalita ako. Ayan, yung receiver. Sound check. Sound check. Indicator din siya kapag functioning yung transmitter natin or yung wireless mic natin na ginagamit. So, yun yung advantage niya. Try natin kung hanggang saan ba yung kaya niyang abutin. Check nyo kung gano'ng kabilis siya mag-connect, ha. So, hindi siya complicated. So, ipa-power on na natin tong wireless receiver or mic.
Yan na, connected na siya. Ganun lang siyang kabilis i-connect. Alright, so ngayon, ikakabit na natin yung mismong receiver or yung wireless mic sa atin. So yan, kung mapapansin nyo, nakakabit na siya. Ayan. Ang advantage dito, magaan siya, hindi siya masyado mabigat. So now, I'm using this RelaCart sa ating Osmo Action. So maganda dito, pwede mo rin adjust yung DB niya na tinatawag. Ayan. Pipindutin natin yung DB. You know, tumataas yung DB niya. Ayan, level 1, level 2, level 3, level 4. So, mamaya testingin natin yan. Alright. Lalakad ako, itetest natin yung range niya, ha? So, estimate ko, hanggang dun sa dulo, dun sa may grotto, mga nasa ano yan, almost 20 meters. Okay, so lalakad tayo, ha? So, mic test, sound check, RelaCart Mito Passport, decibel level 1. Alright. Low, mic test, sound check. 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 So, mic test, sound check. Sound check. Mic test, sound check. Alright. So, that's DB level 1. Yan, mga kaputol, test naman natin yung DB level 2. Mic test, sound check. DB level 2. Next naman is level 3. DB level 3. Mic test, sound check. Mic test, sound check. So, DB level 3. Yung maximum DB level naman. So, tetest natin, DB level 4. Sound check. Alright, sound check. DB level 4. Alright, so I hope na-pick up ng ating microphone. Yung ganitong kalayo, yan, na malinaw pa rin yung boses. Alright. Alright guys, so ngayon, itatry naman natin is yung may wind map or balahibong pusa kung kamusta yung audio quality niya. Mic test, sound check. Mic test, sound check. RelaCart with wind map. Alright. Alright, so there you have it. So yun na po yung ating quick unboxing and review ng ating RelaCart Mito Passport na wireless mic. And based on pagkalkal ko sa internet, about this brand sa RelaCart, they have 25 years and experience na sa paggawa ng mga audio equipments like microphones, lavaliers, everything. So I give it a try. So medyo sugal kasi kahit papano yung 6,000 plus is not a small amount din. So I tried. Nagsisiba ako. For me, hindi naman kasi nakuha ko yung preferences ko. Actually, napaka-importante ng audio quality sa pagbablog kasi dito nakasalalay yung mga information na bibitawan natin. Siyempre, katulad yan, nagbabike vlog ako, tapos I'm moving around. So, napaka-importante ng clear audio. And I'm very satisfied sa outcome nito when it comes to editing na. Maganda yung audio quality. Sulit ba to compare sa Rode Wireless Go? Actually, hindi ko pa natatry honestly yung Rode Wireless Go, pero based on review, sobrang ganda ng Rode Wireless Go. Pero sa akin kasi, sa RelaCart Mito, na-satisfied na ako sa quality niya. What more pa kaya kapag naka-Rode Wireless Go na ako? Pero syempre, budget-wise, kung saan medyo makakatipid, dun tayo. Kasi especially sa starters na katulad ko. Budget is very, very crucial. Kaya, kung may re-recommend ko ba to? Yes. Kung parehas tayo ng preference sa hinahanap na wireless mic. Kaya ako, satisfied ako dito sa RelaCart Mito Passport. Alright. So, maraming salamat to sa panonood. Please, subscribe din po and hit the notification button para at least updated po kayo sa mga upcoming reviews pa at mga unboxing pa na gagawin ko. So, maraming salamat po ulit. Stay safe, stay strong, God bless. Alright!